do, bringing you honor with each word I say. I ask for your wisdom today to speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your divine inspiration from you alone. The talent inside me is there by design. Remind me the glory's not mine. To speak of your mercy, to publish your ways, to photograph image that comes from above. Lord, let my life communicate love. Kami po ay nagaanyaya na samahan po ninyo kami sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tuklasin at alamin po natin ang mga katotohanan sa mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. At kami naman po ay handang sumagot sa inyong mga katanungan na nais ninyong malaman tungkol sa kaligtasan. Ang video po nito ay amin pong ipinamamalik sa inyo na inyo pong i-share sa inyo pong mga kaibigan, mga kamag-anak, at mga kasamahan sa trabaho para sila rin naman ay makinabang. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay sa Kapitulo 19. Salamat. Pero kung pag-uusapan ay doktrina, kung ano yung tama ihayag at yung mali ibunyag. Sa Diyos, ipinakikilala natin sa atin kung ano po yung tama at kung ano yung mali. Bakit yung turo makita ko sa atin? Hindi na pangalan. Pag dumipensa ka, may dating, may tama. Okay, magagali. Ang daming kayo eh. Hindi mo kasi kayang talunin yung gusto mong talunin. Pero ang kapahayagan na yan, lalo doon siya nagtanong, ay kapahayagan na galing sa itaas sa Ama. Ang Biblia hindi binabasa lang. Ang Biblia inuunawa. Consider literal, maliban kapatunayan mo na symbolical na yan. Nasabi ni Kristo, ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Dapat natin maunawaan sa panahon ito. Even sa dami ang kapitulo ng sikulo, kasi gusto namin pong matigil yung mga ganyan na huwag nang makapanguha pa ng mga panderaya. Dapat po, kami po ang dapat magpaliwanag yan kasi amin ang paniniwala yan. Ang aking tanong, Brother Jerry, ay
Ang tanong ko lang po. Ay, tatanong ko lang po. Ang katuwiran at ang katotohanan ng Diyos ay makikita lamang sa mga kapitulo at bersikulo ng Banal na Aklat. Ang sinumang nagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos, tiyak na makikilala niya ang turo. Hinahanap niyo ba ang buong katotohanan ng salita ng Diyos sa loob ng Biblia? Hanapin ninyo sa kapitulo at bersikulo. Inyong masusunod. Kapag naghahayag ka ng katotohanan, siguradong malalagtat ang kamalian. Muli pong nagbabalik ang programang Kapitulo Bersikulo. Mga minamahal at suki po naming taga-subaybay, maraming salamat po sapagkat muli ninyo kaming pinatuloy sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng ating programang Kapitulo Bersikulo. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla. Bumabati po sa inyo ng maligayang araw ng Sabado. Happy Sabat pong sa inyong lahat, mga kapatid, mula sa ating po mga kapatiran dyan sa Mindanao, sa Visayas, at siyempre po dito sa buong Luzon, na ngayon po inaabot ng ating programa. Maayong buntag kaninyong tanan, mga igsuon, magandang umaga at maligayang araw ng Sabat sa ating po mga kapatid na dito sa Luzon, sa ating mga kapatid na mga Tagalog, at siyempre po sa aming mga kababayan sa iba't ibang mga bansa. Sana po ay maging pagpapala sa inyo ang ating pong programang Kapitulo Bersikulo. Nasa Divine Worship program po tayo ng ating pong Sabbath Worship ngayong umaga. Kaya maasa kami na ang inyo pong pagtutok sa programang ito ay magiging makabuluhan at lubos tayong makikinabang sa ating pong gagawing pag-aaral ng kanyang mga salita. At syempre po, nais naming iparating ang aming pasasalamat at pagbati sa lahat ng aming pong mga kapatiran sa iba't ibang mga lokal ng ating mga iglesia, na ngayon po ay hindi man sila nagkaroon ng pagkakataon ng public gathering sapagkat hanggang ngayon ay nakakaranas pa rin tayo ng enhanced community quarantine ang ating buong bansa. At maging ang ating mundo ay ganun pa man, isang malaking pagpapala rin ito sa kanyang mga anak, mga lingkod ng Panginoon, na kahit hindi tayo po magsasama-sama sa ating malakihang mga pagtitipon, tayo naman ay nagsasama sa ganitong programa na nasa YouTube at sa internet, sa ating Facebook, upang kayo po ay aming mabigyan ng inspirasyon sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Muli po kaming namamanhik na inyo pong ishare ang ating pong videong ito sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya, mga iglesia na kung saan nagkakatipon din po ngayon sa pamamagitan ng Zoom application sa online worship. Maasa kami na maging pagpapala sa inyo ang programang Kapitulo Bersikulo. Atin punawang sambahin ang Diyos sa kagandahan ng kabanalan, samantalang atin pong pinagbubulay-bulay ang kanyang mga salita. Maranasan natin ang kapangyarihan ng Santong Espiritu na siya pong kumikilos sa ating mga buhay, magbabago ng ating mga likas, at tayo nawa ay maging akma at angkop sa larawan at wangis ng ating tagapagligtas. Bago po natin hihimay-himayin ang ating pag-aaralan ngayong umaga, nais po nating makarinig ng mga tanging awiting ipagkakaloob sa atin ng ating mga awit. Ang grupo po ni Pastor Diomel Arsenal ay aawit po sa atin ang Anchor's Hymn. Tama ba ako? Yan ang pangalan ng kanilang grupo, Anchor's Hymn Singers, sa pangunguna po ni Pastor Diomel Arsenal. Ito po ay panoorin po natin at panamnamin ang diwa ng awit na ipagkakaloob po nila sa atin bago po natin tuluyang pag-aralan ang ating pong kasulatan sa ating Divine Worship Message. Pakinggan po natin at mabless nawa tayo sa awit. There's no other name so sweet as Jesus. No for
will marvel at his nails' scarlet feet. Nails' scarlet feet. And I'll think praise the Lord for that wonderful song. Mamaya pong hapon ay atin muling makakapiling po ang ilan sa mga awit na yan para po magbigay sa atin ng mensahe ng awit na sana po ay inyong aabangan din mamaya ang kanilang muling pag-awit. Meron po diyang isang kapatid tayo na may magandang testimony kung papaano po siya naging Adventist at kung papaano po nabago ng Panginoon ang kanyang buhay mula sa kanyang pagiging basagulero, lahat po ng ugali ng kanyang naranasan na siya ay pasiga-siga. Pero mamaya po, aming ilalahad sa inyo ang kanyang personal testimony sa isang maiklian lamang na paglalahad. Sana po ay inyo pong abangan muli ang mga awit na yan sa pangungunan ni Pastor Jomel Arsenal. At ngayon pong umaga, nais po nating i-welcome ang lahat ng ating mga manonood sa ating programa na sana po ay mabless kayo sa ating pong gagawing pag-aaral at paghihimay-himay ng mga katotohanan ng ating pag-aaralan mula po sa mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. At ito po ay may kinalaman sa ating pong one of the five senses po. Ang tayong mga human beings, meron tayong tinatawag na five senses. Ito po yung sense of sight, sense of hearing, sense of taste, and sense of touch. Lahat ng bagay na ito sa isang normal na individual, napaka-importante sa atin. Imagine ninyo kung mawalan kayo ng sense of seeing, sense of sight, mahirap. Mahirap din namang meron kang mata, subalit wala kang pandinig. Meron ka namang panlasa, pero kung wala kang mata, wala kang pandinig, wala rin kwenta. Kung ikaw naman ay may pang-amoy, pero wala kang mata at wala ka namang pandinig at wala kang sense of touch, parang kulang. Pero alam nyo, ano nyo ang gusto ninyo rito sa mga ito? Yung sense of touch, sense of hearing, sense of taste, sense of smell. Lahat yan importante. Pero kung pamimiliin kayo, ano ang matitira na gusto ninyo? Ang sabi nung ilang mga kapatid nating natanong ko tungkol dyan, sabi nila, mas gustuhin kong meron akong mata, di bali akong walang pandinig, okay lang. Di baling wala akong sense of smell, basta ako'y may mata. Yun yung nagsabi sa akin yan na isang ophthalmologist na isang kapatid natin. Sabi niya, mahalaga sa amin ang mata. Sabi naman ng isa, mahalaga sa amin yung pandinig.
Pero alam niyo ho ba, kahit mawalan ka ng mata at pandinig, ang pinaka-importante sa ibang tao, yung sense of touch. Napanood ako ng isang pelikula na siya ay bulag. Siya rin ay bingi. At siyempre, ibig sabihin, hindi siya nakakadama. Hindi siya nakakaamu, hindi siya nakakakita. Subalit, napakatindi ng kanyang pakiramdam. Napaka-importante ng sense of touch. Maaaring mawala na itong apat na senses na ito na binanggit natin, seeing, sight, or sight, smelling, yung sense of taste, at saka yung sense of hearing. Pwedeng mawala yan, pero napaka-importante yung sense of touch. Sapagkat yung pong sense of touch, when we are touching something, mga kapatid, it means we are having an intimate connection noong ating hinipo. Kaya minsan mahirap yung may hipo. Kasi minsan dyan din po ay nagiging dahilan kung bakit maraming nasasampal sa panghihipo. Pero alam niyo, sa panahon natin ngayon na nasa kalagayan tayo ng ECQ, Enhanced Community Quarantine, ay mahirap kayong humipo-hipo ng mga bagay-bagay. Lalo na kapag kayo napunta sa labas at nakakahipo ka ng mga bagay na naroon ka sa lugar na kung saan ay prone sa tinatawag nating coronavirus, ay mahirap. Kaya pagka tayo lumalabas, meron tayong mga gloves. Kung wala mang gloves, may alcohol, mayroon tayong masks to protect us from our from possibility na tayo mahawaan ng coronavirus. Importante yung sense of touch sapagkat imaginein po ninyo kapag kayo ay humipo sa isang kapatid, for example, meron tayong sinasabi laging, keep in touch bro, keep in touch na lang tayo sister. Meaning to say, you have that intimate connection with them. Ngayon, kapag isang tao ay, alam nyo sa church natin, ano po, yung ating simpleng pagkamay, na ngayon ay hindi possible sapagkat may coronavirus tayo, may quarantine, alam nyo ho ba na mayroong effect yan, psychologically, sa ating pong mga kapatid sa iglesia? Yung simpleng pagtapik ng balikat, yung simpleng pag-hug, yung simpleng pagkamay na mayroong pong matinding emotion at mayroong matinding damdamin, ay mayroong pong impact yan sa buhay ng isang individual. Because a person being touched, makakaramdam siya ng tinatawag na belongingness, makakaramdam siya ng tinatawag na intimacy doon sa taong humipo sa kanya. Now remember, we are also touching the world. Kahit saan tayo dumako, mga kapatid, yung ating paghipo, hindi man ito physically, but we are in touching with those people around us, yung ibig sabihin po'y meron tayong intimate connection with them, napakalaki pong bagay yan. We all touch thousands of things every day of our lives. Di ba? Napakarami po natin mga hinihipo na mga bagay. Most of them, we do not even think about it. Di ba? Minsan hindi natin iniisip. But there are times when we reach out and deliberately touch objects because we want to connect with that object. Kaya tayo humihipo sapagkat we want to connect with that object. Di ba? So, meron po tayong tinatawag na intimate love, passion, tenderness, compassion, and of help. Lalo na sa kapanahunan po natin ngayon na tayo po ay nakakaranas ng pandemic na ito ng coronavirus, are we willing to touch those people who are in need? Are we willing to touch those people who are experiencing hardship and difficulties to survive para sa kanilang buhay? Marami tayong nakikita at napapanood na mga video ngayon sa ating television, maging sa ating Facebook. Makikita po ninyo, may mga kapatid tayo na naapektuhan dahil sa pagsara nito pong tinatawag nating isang higanting television network.
Nakita natin dyan yung mixed emotions ng mga artista, mixed emotion ng mga sikat, ng mga personalities na mayroon pong simpatiya doon sa pagkawala ng trabaho ng 11,000 na mga Filipino dyan sa network na yan na inaabangan ng marami, paano na ang probinsyano? Gabi na panood ko po yung hinanakit ng bida ng probinsyano, talaga namang halos murahin niya yung mga leader ng ating gobyerno. Pero wala tayong magagawa. Yan ay po yung nangyari. Ano? Yan ay yung aksyon ng ating gobyerno sa bahaging yan. At nagkakaroon ng mixed emotion. These people are in need of our touch. Meron tayong mga empleyado dyan, mga kapatid natin sa pananampalataya. Yung isa po dyan ay ang kapatid natin, nanonood siya ngayon. Kapatid, ay basta wala, wag lang tayong mawala ng pag-asa. Papasaan ba namat yan, ibubuksan din in due time. Naniniwala ako dyan. Yun nga lang, may mga leksyon minsan tayong natututunan dyan, lalo na sa management ng network na yan. So, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. These people are in need of our touch, mga kapatid. Napakalaking bagay po yan kapag tayo po ay merong paghipo, touch, sense of touch para sa kanila. Now, ngayon pong umaga, bago po tayo pumalaot, nais ko pong basahin sa inyo at ibahagi sa inyo ang isang kapangyarihan ng paghipo. Alam kong naintindihan nyo kung ano po ito. Nasa aklat ng Mateo, Kapitulo 8, ang versikulo po ay 1 hanggang 4, ganito po ang ating mababasa. At nang siya bumaba mula sa bundok, ay sinundan siya ng lubhang maraming tao. At narito lumapit sa kanyang isang kitungin, at siya sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis ako. At iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na nagsasabi, ibig ko, luminis ka. At pagdakay nilinis ang kanyang ketong at sinabi sa kanya ni Jesus, ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, pagpakita ka sa saserdote at ihandog mo ang alay na ipinag-utos ni Moises na bilang patotoo sa kanila. Nais ko pong dalhin sa inyo ang special touch ng isang at dakilang tagapagligtas ng sanlibutan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, and this is the touch of God, the power of God's touch, the power of His touch. Yan ang ating pag-uusapan. Marami pong mga aspeto sa buhay na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na nagbago dahilan sa kanyang pag-touch, sa kanyang paghipo, sa mga na-encounter niya, sa kanyang mga nakakasalamuha samantalang siya inarito sa lupa nung siya gumagawa ng kanyang ministeryo. Napakaraming mga tao at isa rito yung ating binabasa o binasa na isang kitungin. Ay napakahirap pong makisalamuha sa isang kitungin ito sapagkat siya ay isolated. Siya po ay outcast, hindi siya pwedeng makisalamuha sa maraming mga tao. Subalit ang ating Panginoon Jesucristo, palibasa siya ay merong compassion. Meron siya ang pakikgusto niyang ang tao ay mayroong intimacy sa kanya. Hindi siya pumipili ng taong kanyang hihipuin. At ito nga, itong kitungin ito ay nagtaka sapagkat in Kristo na kanilang kinikilalang tagapagligtas, ang Kristo na sikat sa kanilang kapanahunan, ay nagbigay ng importansya sa kanya at hindi lamang siya binigyan ng atensyon, kundi hinipo siya. Wow! This is the power of touch that we are going to study. Ito po yung touch of intimate touch. Gusto nating sabihin na ito pong paghipo ng ating Panginoon Jesucristo sa leper, it demonstrated a desire of his heart to become an intimately involved in this man's life. Kapag tayo po ay humihipo ng isang bagay, gusto nating maging intimate yung bagay na yun sa atin. When we are touching somebody, when we are touching one's life, it means to say that we are enter into intimacy in that particular person. His touch is a powerful touch sapagkat nung ang ating Panginoon Jesucristo ay hinipo niya yung leper na ating binasa, ang sabi po ng Biblia ay nawala yung kanyang ketong, nawala ang kanyang karamdaman. Jesus touched the life of Jacob and all three curses became
and Israel. Hinipuri ng Panginoong Diyos si Abraham sa pamamagitan ng kanyang pagbabago ng buhay ng isang makasalanang si Abraham at ginawa niyang Abraham ang kanyang pangalan. Hinipo niya rin ang isang lingkod ng Panginoon o mga lingkod ng Panginoon sa New Testament kagaya ng tinatawag nating sa Biblia na the Sons of Thunders. Ito po yung mga tao na mga apostol ng Panginoon na si Juan at saka si James na kung tawagin sila yung mga anak ng kulog sapagkat napakabilis magalit. Marami mga kapatid tayong ganyan. Yung bang impulsive, tinatawag silang mga anak ng kulog. Subalit sila'y hinipo ng Panginoon, sila'y nakaranas ng paghipo ng Panginoon Jesucristo, and these sons of thunders ay tinatawag po silang mga great leader ng anak o ng sambahayan ng Diyos. O nariyan din po nakaranas ng paghipo ng Diyos ang propeta na si Moises sa pagiging murderer at ngayon siya ay nangasiwa upang pangasiwaan ang bayan ng Diyos. Naranasan din ng isang lingkod na si Jeremias na isang nobody. Ibig sabihin, hindi kilalang tao. Subalit siya ginamit ng Panginoon upang maging crying prophet sa bayan ng Israel. O nakita rin po natin mga kapatid, ang mga iba't ibang mga tao na nabuhay sa balat ng kasaysayan, maging sa Old and New Testament, I don't want to mention all those names, but they experienced the touch of Jesus Christ at makikita natin kung paano sila na-transformed from nothing to something, from nobody to somebody because they felt, they experienced the powerful touch of our Lord Jesus Christ. O ngayong umaga mga kapatid, we need that touch, the powerful touch of our Lord Jesus Christ. His touch is a transforming touch. Oh, humanity is a merely clay, mga kapatid. Biding its time between the birth and the grave with no hope and purpose until He touches us. Kaya ngayong awit na narinig natin, ano po, yung napakaganda ng mensahe ng awit na yon, na nagre-remind sa atin kung gaano ka-powerful ang hipo ng Panginoon. When He does, everything changes. O kung hindi ako hinipo ng Panginoon sa aking buhay, I might not be like what I am now. Maring wala ako sa inyong kalagitnaan. Maring ako ay nagpapasaway sa aming lipunan sapagkat ako ay mahilig sa barkada. Dalawa lang maaari ang aking napuntahan kung hindi 6 feet below the ground, nasa kulungan ako. Dahil ako ay mahilig sa mga kabarkada, mahilig sa riot, mahilig sa gulo. Subalit when God touched my heart, when God touched my life, that touched ang ng Panginoon sa akin, transformed me from nothing to something, from nobody to somebody, to God be all the glory. Kagabi lang nag-usap kami ni Pastor Jomel, ang sabi ko sa kanya, pagka naalaala ko yung aking pong karanasan when I was a young people, when I was not an Adventist yet, ang layo pala ng pagkakaiba ko noon. Maring hindi ninyo alam, hindi kayo aware because nakilala niyo ako being an evangelist. Pero dun sa mga nakakakilala sa akin, ng mga kababata ko, nung una sabi sa akin ay, nung dala-dala ko yung Biblia, sabi sa akin ng aking mga kabarkada, baka masunog ganyan. Dati ang hawak mo yung mga tirador, ha? Dati ang hawak mo ay Indian pana, Indian target. Pagkatapos ngayon, hawak mo ay Bible. Baka masunog ganyan. Yan po ang biro sa akin ng aking mga kabarkada. Dahil sanay tayo sa away noong mga kabataan pa natin. Yan ang aming laging naranasan. Dahil lumaki ako sa squatter. Kung akin babalik tanawan yung buhay ko doon, mga kapatid, mga giliw namin, mga manonood, this is the reason why nung ako po ay naging auditor, ito minsan ay nakakapagpaiyak sa akin. I hope na hindi ako matouch sa bahaging ito. Pag ako ay nagsasalita sa mga pulpito, sabi ko noon, ako ay nag-audit, merong isang simbahan, maaaring nanonood sa atin yung mga nandyan sa mga kapatid natin. Noong ako'y nag-audit dyan sa Naiya Church, alam nyo ho ba, noong samantalang ako'y nag-audit, chinecheck ko yung mga resibo ng ating mga treasurer. Napukaw at nakita ko na paling yung aking tingin at atensyon
doon sa pulpito ng iglesia ng Naiya, nakita ko yung isang pulpito na parang familiar sa akin. Isang pulpito na Nara. Ang kulay niya ay dark brown. At napakabigat na kahit apat o tatlong tao mahirapan kang buhatin. Sabi ko, familiar sa akin itong narang ito. Kinuwento ko ito kay Pastor Jomel din kagabi. At nung ako ay lumapit doon sa pulpito, kasi natapukaw yung aking atensyon. O mga kapatid, doon ako napaiyak. Humagulhul ako ng iyak. Sa ibang mga tao, it was just an ordinary pulpit. But for me, it is not an ordinary one. Alam niyo kung bakit? Kung kayo po mga nandiyan sa Naiya Church, yung pulpito na hawak-hawak ninyo, ginagamit ninyo sa araw ng pagsamba, that is a pulpit that is very meaningful to me. Because that was my first pulpit when I preach, first time I preach the Word of God. Nung ako'y ma-convert noong 1987. Hanggang ngayon, buhay pa yung pulpitong yan. At nandyan sa Naiya Church. It reminds me of who am I before, of being nobody before, of being nothing before, but because of that powerful touch of Jesus Christ, I was transformed from nothing to something. I was being transformed from nobody to somebody. To God be all the glory. Kaya nga po yun, pinicturan ko po yung pulpitong yun, and until now, nandyan sa akin, ginagamit ko sa aking mga pagsisermon. Sapagkat it reminds me how great God is. How great the touch of Jesus is. He transformed my life from nothing to something, from nobody to somebody. Mga kapatid, ang gusto din ng Panginoon sa ating ngayong umaga is maramdaman natin yung touch ng Panginoon sa ating mga buhay. Gusto rin ng Panginoon na kung kayo man ay may mga pangangailangan sa oras na ito, gusto ng Panginoong hipuin kayo sa inyong mga pangangailangan. At gusto rin nating maramdaman yung powerful touch ng Panginoon na tila baga nagsasabing, I want to heal from your infirmities, from all your diseases. O mga kapatid, gusto kong banggitin sa inyo ang ilang mga importanteng bagay sa powerful touch ng Panginoon. The first one, the touch of Jesus Christ transforms the diseased. Babasahin po natin yung aklat ng Mateo 8:14-15. Ito po nakalagay sa Matthew chapter 8 verse 14 and 15. Ang sabi po rito, at nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro ay nakita niya ang kanambiyan ng babae nito na nararatay dahil sa lagnat. 15. At hinipo ang kanyang kamay. At inibsan siya ng lagnat at siya nagbangon at naglingkod sa kanya. Oh, mas matindi pa ito sa paracetamol. Mas matindi pa po ito sa anumang reseta ng doktor. Alam naman natin na yung lagnat ay hindi naman talaga sakit yan. Maaring meron pa siyang sakit na mas malala pa sa kanyang naramdaman. Dahil ang lagnat ay sintomas lang yan na ikaw ay merong sakit sa loob ng iyong katawan. Hindi binanggit ng Biblia kung anong sakit meron ang biyanan ni Pedro. Subalit ang sabi rito ng Biblia, hinipo ng Panginoon siya sa kanyang lagnat, sa kanyang matinding karamdaman. Yung lagnat ay manifestation lamang na meron siyang sakit sa loob. At ang sabi ng Biblia, ang biyanan ni Apostol Pedro ay naalisan ng kanyang karamdaman because Jesus' touch transforms the diseased. Inaalis ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paghipo ang karamdaman ng sinumang tao. At ito ay ang biyanan ng Apostol Pedro. Before this biyanan of Apostol Pedro, she was helpless and useless. She was hopeless because she experienced a terrible disease. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, when Jesus Christ touched this biyanan of Apostle Peter, ang sabi po ng Biblia, lahat ng kanyang nararamdaman sa katawan ay nawala. O mga kapatid, Jesus also touches us to cleanse us from all our sin
and transgressions sa ating buhay na ito. Ayan, pinapakita sa akin ng aking pamangkin yung pulpito. Ito po, sige nga po, pakita. Ayan po yung sinasabi ko sa inyong pulpit. Buti meron pala kayo dyan, anak. Ayan po, mga kapatid. Kapag nakita ko yan, ako ay natatouch na po. Nagiging emotional ako. Because that was my first pulpit when I was converted to Adventist noong 1987. Until now, buhay pa po yan, buong-buo yan, nandyan sa Naiya Church. God touches my life. Katulad ng paghipo niya sa biyanan ni Apostol Pedro na siya gumaling sa kanyang karamdaman. Ano pong bahagi ng ating buhay ngayon bilang mga Adventista na kailangan pagalingin ng Panginoon? Lahat tayo may karamdaman spiritually. Maring tayo ay may karamdaman sa ating pong mga bibig sapagkat mahilig tayong magchismis. Maring tayo may karamdaman sa pamamagitan ng ating tainga sapagkat mahilig naman tayong makinig sa chismis. Maring tayo ay may karamdaman sa ating temperance sapagkat tayo ay madaling magalit. Maring mayroon tayong karamdaman sa ating mga iniisip sapagkat laging marumi ang takbo ng ating mga utak. Pero ang Panginoon, kapag siya ay ating ma-encounter at mahipo ang ating pong mga infirmities, ang ating mga diseases na ito sa ating katawan, ang Panginoon ang magpapagaling sa atin. Because Jesus touched, transformed the diseased. And number two, Jesus touched, transforms the deaf. Mark chapter 7 verse 32 to 33. Ito po ang ating mababasa. Chapter 7 verse 32 to 33. Ang sabi po ng Biblia ay ganito. At dinala nila sa kanya ang isang bingi. Yan. At utal. At ipinamamanik nila sa kanya na kanyang ipatong ang kanyang kamay sa kanya. Verse 33. At siya'y inihiwalay niya ng bukod sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga niya. At siya'y lumura at hinipo ang kanyang dila. Alam mo yung deaf, yung pong bingi at saka pipi yan eh. Kapag ka ikaw ay deaf kasi, bingi, automatic yan, hindi rin nagsasalita. Deaf. Ang sabi po sa ating binasa, this man could not be able to communicate with anyone. Hindi siya pwedeng magsalita, senyas lang marahil. Meron tayong mga nakaka-encounter na, mayroon tayong mga nakakakita tayo ng mga ganong tao, no? Na hindi marunong magsalita, bungol pa. Bisaya pa, bungol. Bungol, dili ka bati. Bisag imong istoryahan na, di kasabot. Kahit na anong sabihin mo, hindi maintindihan, hindi ka marinig. Sinyas lang. Nakakasakay ako ng ganyan sa jeep o kaya sa mga public vehicles. Nakikita ko, may mga kapatid tayong mga deaf, no? Mga bingi. Ah, lahala mula nung ako'y sumakay ng jeep hanggang sa bumaba ako, hindi natapos-tapos yung senyas. Sabi ko, siguro ito, kung ito'y marunong magsalita, napakaingay siguro nito mga to. Buti na lamang sa senyas dinadaan yung kanilang usapan. Ito yung na-encounter ng Panginoon, yung ganitong klaseng mga tao na sila, itong taong ito na nakita natin sa ating binasang talata, bingi at saka siya ay pipi, deaf. Pero ang sabi ng Biblia, nung ang ating Panginoong Kristo, out of His compassion, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa tainga ng bingi. At maging ang kanyang kamay, ay sabi, sinuot ng kanyang daliri sa dila noong deaf. At ang sabi ng Biblia, yung kanyang pagiging bingi, nawala. When Jesus touched this deaf person, He changed the life of this deaf because of His powerful touch. Mga binamahal na mga kapatid, meron din ba tayong pagkabingi sa spiritual? Meron minsan mga taong nagbibingi-bingihan, mahirap talaga yung tawagin. Nakaranasan niyo yung mga taong nagbibingi-bingihan? Iba naman nagbubulag-bulagan. May mga tao rin nagbibingi-bingihan. Kahit na narinig mo na, hindi talaga makikinig. Nagbibingi-bingihan. E sa atin ding buhay spiritual, baka naman tayo rin ay nagbibingi-bingihan din sa sinasabi ng banal na Espiritu sa atin. Minsan tayo nakagagawa ng hindi mabuting bagay sa paningin ng Diyos,
sinusumbatan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, subalit tayo ay parang walang naririnig, parang lutang sa hangin, na para bagang walang Espiritong kumakausap sa kanyang buhay, enjoy na enjoy sa kanyang mga ginagawang hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. We are spiritually deaf. Minsan may mga tao kapag tayo tinuturo tayo ng salita ng Panginoon, sila ay spiritually deaf. Sila man ay nakikinig, subalit hindi nila tinatanggap ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Sa atin din naman bilang mga mananampalatayang Adventista, we are oftentimes hearing the words of Jesus Christ, but ignore His touch. We are ignoring His touch, His powerful touch. Kaya kuminsan, nagbungol-bungol na lang ta. Nagpapakabingi-bingi na lang tayo. Kaya hindi tayo matatransform ng Panginoon because we are not be able to allow Jesus Christ to touch our ears in order for us to hear. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, tayo'y kanyang kinakausap, pero kuminsan tayo nagbibingi-bingihan sa ating buhay. Number 3, Jesus' powerful touch transforms the darkened. Mababasa natin sa aklat ng Matthew chapter 9 verse 28 and 29. Ito po ang nakalagay sa banal na kasulatan. Pansinin po natin isang kwentong ito. At nang pumasok siya sa bahay ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisampalataya baga kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Na magkagay kanyang hinipo ang mga mata nila na sinasabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyayari sa inyo." Napansin po ninyo ito pong mga taong ito na mga bulag. Itong lalaking ito na bulag since birth. Ang sabi po dyan ay hinipo ang kanyang ng Panginoon yung kanya pong mata. And this blind man, miraculously touched by Jesus, and this blind man healed by the touch of our Lord Jesus Christ. Now, he can see clearly kung ano yung mga nandyan sa kanyang kapaligiran. Mga kapatid, napansin ninyo ang powerful touch ng Panginoon? Tayo minsan po ay darkened because of course we are spiritually blind. Kanina, nagbibingi-bingihan, ito naman, nagbubulag-bulagan. Ito naman yung kailangan ng hipo ni Jesus Christ. Nagbubulag-bulagan. May mga kapatid tayo kuminsan na alam naman nila ang ginagawa nila pero nagbubulag-bulagan. May mga kapatid tayo na nakikita nila ang katotohanan pero nagbubulag-bulagan. This is one of the major sin of the Pharisees during the time of Jesus Christ. Ito yung kasalanan kinamumuhian talaga ng Biblia. Yung pagiging ipokrito. Yung pagiging hypocrites ng mga Pharisees. Ang sabi ng Panginoon, sila ay mga blind people. Sila yung mga tao, mga leader ng pananampalataya, subalit hindi na nakikita ang kanilang sariling mga kapintasan. Ito yung mga taong spiritually blind na nakikita nila mang hindi ang kanilang mga sarili, kundi yung kapintasan ng ibang tao. Di sa may mga ganyan tayo sa loob ng iglesia, sa ating mga pagsamba, sa ating pumakapatiran. Mahilig mamuna ng kapintasan ng ibang tao? Mahilig mamuna ng kapintasan ng kanyang kapitbahay? Mahilig mamuna ng kapintasan ng kanyang kapwa-tao? Pero ang hindi niya nakikita, yung sarili niyang kapintasan? Palasak na nating naririnig yan, when you are pointing your finger to other people, three of your fingers, pointing on you. The more that you are judging another people, you are also judging more than yourself. Kaya mahirap po yung tayo ay laging puna ng puna na hindi natin nakikita yung ating sariling kalagayan.
Ito yung dahilan kung bakit kailangan natin ng personal and powerful touch coming from the Lord. Gusto ng Panginoon na tayo pagalingin sa ating pagbubulag-bulagan, mga kapatid. Yung pagbubulag-bulagan na hindi natin nakikita ang ating mga sariling mga kahinaan, kapintasan. Ito ang dahilan kung bakit mayroong binabanggit sa Biblia na mayroong kasalanang walang kapatawaran sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sapagkat hindi natin nakikita ang ating mga sariling mga kahinaan, hindi natin nakikita ang sarili nating mga kapintasan, ang nakikita natin ang kapintasan ng ating mga ang ating mga tao sa ating kapaligiran. Pagkatapos ay magaling lang tayong humatol sa iba, pero hindi natin nahahatulan ang ating sarili. We are ignoring the touch of Jesus Christ, the powerful touch of Jesus that healed this blind man. Mga kapatid, ano ba ang dahilan kung bakit kuminsan tayo ay nagbubulag-bulagan? Kung kanina nagbibingi-bingihan, ito na may nagbubulag-bulagan. Sana po hindi mangyayari sa atin ang kasalanan ng mga Pariseo. Ang Laodicean Church, ito ang kanilang mga kahinaan. Nagbubulag-bulagan, sabi ng Biblia, ang Laodicean Church, ipinagmamalaki nila sila'y mayaman. Tanyag sa mga tela, kumpleto sa mga panggamot sa mata, kumpleto sila sa mga bagay ng mga material sa kanila pong kinalalagyang lugar sa Laodicea. Sabi ni Kristo, bagamat ikaw ikumpleto sa tela, pero ikaw ay hubad. Bagamat ikaw ay merong medisina na panggamot sa mata, pero ikaw ay bulag. Minsan tayo bilang mga Adventists, we are being satisfied of being a members of the church, and yet, yung ating pong pagiging kampante sa ating buhay bilang miyembro ng Adventist Church, ito nagiging dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng spiritual blindness. Bakit tayo, we are comfortable of everything that we have. Kung minsan hindi na natin nakikita ang ating sarili, that we are naked, that we are blind. Agaya po ng ating pinag-aralan ngayon, we need the powerful touch of Jesus for us to see everything. Para tayo ay kanyang pagagalingin sa ating mga bulag na kalagayan. The fourth one, the touch of Jesus Christ transforms the doom. O inyong babasahin po ang Matthew chapter 8 verse 2 to 3. Ito po ang ating mababasa. 2 hanggang 3 ng aklat ng Matthew 8. At narito lumapit sa kanya ang isang kitungin at siya sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaring malinis mo ako. Verse 3, at inuunat niya ang kanyang kamay at siya hinipo na nagsasabi, ibig kong luminis ka. At pagdakay nilinis ang kanyang ketong. Ano pong ibig sabihin yan? Bakit doom? Bakit sinasabi nating doom? Bakit sinasabi nating hungkag? Sapagkat ang isang ketonging ito, napansin niyo, very intimate yung kanilang communication with Jesus Christ. Marahil kung sa panahon natin ngayon yan, kung may ketong-kitongin tayong nakakasalamuha, siguro ay hindi lamang social distancing. Kung ngayon ang ating kalagayan ng ating bansa ay meron tayong 1 meter social distancing, dahil natatakot tayo, baka yung katabi natin, meron palang coronavirus yan, merong 1 meter distancing. Kaya kapag ako'y pumupunta ng bangko, ang layo ko sa pila doon sa lalaki, 1 meter sa mga nakapila. Dahil may social distancing tayo. Paano kung halimbawa ay may ketong yung ating makakausap, kasama ninyo sa pila, kasama ninyo halimbawa sa bangko, kasama ninyo sa opisina, ilang metro kaya ang layo mo sa kanya? Lalo na kung nakikita mo, pudpud na yung ilong, pudpud na yung daliri, pudpud na yung tenga. Na at the moment na mahawakan ka niya, siguradong lilipat sa yung ketong mo. This is the reason why, according to the Bible, yung mga lepers, sila po ay outcast. Hindi sila pinapayagang makikipag-interact sa community. Sila po ay nasa lugar na kung saan para silang mga hayop kung ituring sa panahon ng Bible. Nagtatago sila somewhere sa malalayong lugar dahil kapag nakita sila yung mga kitungin nito, ibabatuhin sila hanggang si sila mamatay because they are outcasts from the society. Siyempre, yun naman mga tao sa panahon ng Panginoon, ayaw nilang mahawa ng ketong. Kaya itong mga kitungin ito, nagtatago sila. Pero tingnan po ninyo ang nangyaring ito sa senaryo ng ating pag-aaral.
Jesus Christ Himself is the one who approached them. Lumapit ang ating Panginoong Jesucristo at hindi lamang sila basta nilapitan, kundi siya'y kinausap ng Panginoon. And narinig nyo, nakita nyo naman yung intimacy ng kanilang communication, yung kanilang pakikipag-usap. Ang ating Panginoong Jesucristo'y kausap yung kitungin, at ang kitungin na may nakikipag-usap sa ating Panginoon, na tila baga isang magkaibigan, na tila baga walang gap between them, kagaya nung gap na ginawa ng society, because these people, this person are outcast from the society and his life is doomed. Humtag, wala siyang kapangyarihan sa kanyang sarili na makipag-mingle sa ibang mga tao, or else he will die. Pero ang sabi po ng Biblia, si Kristo, siya mismo'y lumapit sa kitungin at ang sabi, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Hindi sinabi ni Kristo, huwag kang lumapit, diyan ka lang. Huwag kang humapit, ha, diyan ka lang. Ang agwat natin dapat ay 1 meter. Dahil social distancing ngayon, huwag, diyan ka lang. Pero ang sabi, ang Panginoon mismo'y lumapit sa kanya. And Jesus touched the body of this leper. And according to the Bible, this leper healed from his leprosy. Mga kapatid, this is how Jesus touched the life of an individual person. Even this person are being doomed because of his outcast status sa buhay. Tayo rin, bilang mga mananampalatay before, we are being doomed. We were doomed because of our spiritual leprosy. Sabi ng Biblia, ang ating kasalanan ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. At the moment na tayo gumagawa ng kasalanan, lihi man yan o hindi, nakikita man yan ng tao o hindi, nakikita lahat ng Diyos yan, kahit yan ay lihim o hayag. Kung tayo po ay mag-examine ng ating buhay, how closer you are to Jesus Christ? Or in contrary, how far you are now in your relationship with our Lord Jesus Christ? Are you being outcast because of your leprosy of sin? Or are you now coming to Jesus and Jesus coming to you? At sasabihin mo sa kanya, Lord, I want to feel your transforming touch. I want to feel the power of your touch. Na kapag kahinipo tayo ng Panginoon, yung distance ng ating pakikipagrelasyon sa kanya na malayo, it will closer until we feel the intimacy of being with Jesus. As what the Bible says, He was intimate with this leper. Last one, and pang-anim po, Jesus transforms the dead. Luke chapter 8 verse 51 to 54, ganito po ang ating mababasa. Lucas 8:51 hanggang 54, meron pong isang tagpo ang sabi nito, at nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinantulot na pumasok na kasama niya ang sino mang tao, maliban na kay Pedro at kay Juan at kay Santiago, at ang ama ng dalaga at ang ina nito. At tumatangis ang lahat at pinananambitan ang dalaga. Datapot sinabi niya, huwag kayong magsitangis, sapagkat siya'y hindi patay, kundi natutulog. At tinawanan nila siya na nililibak, na pag-aalamang siya'y patay na. Verse 54, datapot tinangnan niya sa kamay at tinawag na sinasabi, dalaga, magbangon ka. Ayan po, napansin po ninyo. Patay na yan. Ang sumama lamang kay Jesus Christ is si Peter, James, and John, at yung mga magulang ng batang namatay. Sabi nila, sabi ng Panginoon, hindi siya patay, kundi natutulog. Tinatawanan siya ng mga taong nakikiramay doon sa lugar niya. Sa lugar na yon ang namatay na dalaga. Ay, totoo namang patay talaga yung dalaga. Pero sabi ni Kristo, hindi siya natutulog, hindi siya napatay, kundi siya natutulog. Oh, this is something worse, mga kapatid. Ano po? Yung kalagayang ito ng bata, this is
worse than the case of those people na pinag-aralan natin, kitongin, bulag, bingi. Dahil ito'y patay na talaga. Wala nang buhay ito. Kung sa ating kapanahonan ito, wala talagang pag-asa na ito. Ang kailangan na lang nito'y libingan. Ang kailangan na lang nito'y morgue. Kung hindi man ito naimbalsa mo, morgue. Tapos libingan na. Pero sabi na po ng Panginoon dito, tinan nyo, nung lumapit si Kristo kasama ng mga magulang, kasama ni Peter, James, and John, ang sabi, hinawakan ng Panginoon ang kamay ng dalaga. At ang sabi niya, dalaga, magbangon ka. Nung dumaiti yung makapangyarihang kamay ni Kristo sa kamay ng isang walang buhay na dalaga, ang sabi ng Biblia po ay yung buhay ng dalaga ay muling nanumbalik sa kanya because of that powerful touch coming from the hands of Jesus. At ang kanyang buhay ay nanumbalik sa kanya. At ang buong lugar na yon ay nanggigilalas sa kapangyarihan ng hipo at pagpapagaling ng ating Panginoon Jesucristo. There is something worse than death. It takes everything we have. In the spiritual realm, mga kapatid, there is nothing worse than spiritual death. Subalit, mayroon po tayong magandang pabalitang narinig diyan. Because even though we are in spiritual death, but Jesus wants us to live. Kaya nga may awit tayo, because He lives, we can face tomorrow. Because He lives, our fear is gone. Because He lives, we are now secure. Whatever things that may happen in our future because of this pandemic coronavirus, but we can say, I don't know about tomorrow, but because Jesus holds my hand and I feel the power touch of Jesus Christ, the powerful touch, meron akong kasiguruhan na ako ay laging secure at buhay sa kamay ng aking Panginoon. And the last one, sapagkat tayo po ay mahaba na, I think dalawa pa pala, habon natin yung isa. The touch of Jesus Christ transforms the deceived. Pansinin po ninyo yung Lucas 22:49 hanggang 51. Ganito po ang ating mababasa. Luke chapter 22 verse 49 to 51. At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsipanaga na ba kami ng tabak? Grabe yung mga apostol ni Kristo. At tinaga ng isa sa kanila ang alipin na dakilang saserdote at tinagpas ang kaniyang kanang tainga niya. 51, datapat sumagot si Jesus na nagsasabi, pabayaan ninyo sila hanggang dito. At hinipon niya ang tainga ng alipin at ito'y pinagaling. Itong mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo, napaka-impulsive. Nung kinuha ng ating Panginoon ay hihulihin na, itong si Apostol Pedro, isa sa mga apostol ng Panginoon, kinuha yung, kumbaga, inagaw niya yung patalim o tabak ni Malco, yung pong isa sa mga Roman soldier dyan, at tinagpas ang tenga. Actually ho, kung pag-aaralan ninyo ang senaryo yan, hindi ho tenga ang target ni Pedro kay Malco, kundi ulo. Talagang tatapyasin niya ang ulo ng sundalong Romano. Kaya nga sabi niya, Panginoon, sabihin mo lang kung kaya na mananaga na ba kami. Sabi doon sa binasa natin. At nung sinabi niya, mananaga na ba kami, sinabayan agad ng aksyon. Ay, talaga naman, kung hindi umilag si Malco, ang putol ang ulo niya. Kaya tinamaan yung tenga. Kasi sa kanyang pag-ilag, tinapyas, natapyas yung tenga niya. Muntik nang yung ulo niya. Pero nung sabi ng Biblia, sa ating pong binasa, itong si Malcos na ito, sundalo ito, ginawa lang naman din niya yung kanyang tungkulin bilang Roman soldier. He was being deceived in his possession, in his duty as Roman soldier. Maaring nadaya lang siya doon sa paniniwalang itong kanyang papatayin, itong kanyang huhulihin na ito, ay makasalan ng Hudyo. Pero dahilan sa habag ni Kristo na ginawa lang niya ang kanyang tungkulin ni Malco, ginawa lang niya ang kanyang pagiging tungkulin bilang Romanong sundalo, kaya niya nagawa yung paghuli kay Kristo at maaring sinaktan si Jesus Christ, pero kaya nga nagalit itong si Pedro, kinuha yung tabak at pupuntiriyahin yung ulo, tenga at tinamaan.
naramdaman ni Jesus Christ yung sinseridad nitong si Malco na ginawa lang naman niya yung kanyang tungkulin because Malcos was just deceived sa kanyang paniniwala. So marami sa panahon natin ngayon kagaya ni Malcos, ni Malco, na minsan ginagampanan lamang nila ang kanilang buhay, ang kanilang pagiging ang kanilang tungkulin, but they deceived sila sa mga bagay na kanilang pinaniniwalaan. Mga kapatid, alam yung mga bagay ko minsan na minsan ay nagdi-deceive sa atin, kagaya ni Malco. Yung mga pilosopiya natin sa buhay, yung ating mga prinsipyo, yung ating posisyon, yung ating mga tungkulin, yung ating status sa lipunan, na kung minsan po ang nagdi-deceive sa atin para tayo ay maniwala sa isang bagay na kung minsan po italiwas kung ano yung sinasabi ng kasulatan. We are being deceived. Oh, kailangan po ninyo ng spiritual touch ng Panginoon. Yung powerful touch ng Panginoon na magpapagaling sa atin sa ating spiritual deception. And the last one, kasi ang ating oras ay overtime na po ako daw, sabi ng ating team, the touch of Jesus Christ transformed the dismayed. Ang sabi po ng Matthew chapter 17 verse 17, o verse 7, Matthew chapter 17 verse 7, ang sabi po rito ay ganito, at lumapit si Jesus at sila'y tinapik, at sinabi, mangagbagon kayo at huwag kayong mga takot. Ito na po ang pinaka-importanting bahagi. Bagamat lahat yung aking binanggit ay importante, ngayon po ay marami tayong mga dismay. Marami tayong takot. Pero ang sabi ng Panginoon, tinapik niya ang balikat ng kanyang mga alagad, at nasabi niya, hali kayo, huwag kayong mga takot. Takot ba kayo sapagkat may extension ang ating community quarantine, na ang sabi sa balita ay maaring ma-extend until June 15 ang ating pong enhanced community quarantine dito sa Pilipinas? Natatakot ba kayo na baka sa panahong yan kung yan i-extend? Na sabi pa ng ibang mga nababasa ko sa o napapanood kong mga video sa YouTube, sa Facebook, na ito daw pong ating nararanasang coronavirus ay magtatagal pa ng 2 taon. Bago maapula ito pong pandemic na coronavirus. At inuunti-unti lang marahil tayo ng ating gobyerno para hindi tayo masaktan at hindi tayo mabigla. But in reality, tumataas ang bilang ng mga coronavirus infected persons. At napakarami nang namatay. Though meron ang nakakasurvive na marami, pero hindi pa rin nababawasan, kundi natataas pa rin ang tumataas ang bilang ng mga persons being infected by this pandemic coronavirus. Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ngayong dismayado. Marami sa atin ngayong problemado. Hindi lamang dismayado, problemado. Baka yung ating kinakaing sardinas na nirarasyon ng barangay. Minsan po, nirarasyonan din tayo ng mga pagkaing NFA na kahit tayo hindi sanay kumain ng bigas na yan dati, ngayon dahil sa gutom, kakainin mo na. Eh pero kung ma-extend pa yan ng June 15, lalo na kung ma-extend pa ng August, September, December, o kung papayagan man tayong lumabas, hindi rin tayo papayagan makikipagsalamuha, may distansya pa rin ang magagawin natin, ay papaano na lamang? Magkakaroon tayo ng takot na samantalang tayo pumapasok, andyan pa rin ang pandemic na coronavirus, natatakot ka pa rin na baka ikaw naman sa pagpasok mo, pwede kang mahawa ng coronavirus, yung hinihingi mong pera, na kailangan mo para sa pamilya mo, baka mas lalo pang madagdagan ang laki ng gastos mo. Naalala ko yung kinukumpute-compute yan. You are aiming for thousands of pesos for you to survive. But in reality, pag na-infect ka ng coronavirus, you are spending millions of your pesos. Dahilan sa hindi biro yung karamdamang yan, ang pandemic, coronavirus, kaya nga ang sabi sa atin ng ating mga local government officials, stay at home and be safe. Eh problema, paano kung mag-stay at home ka naman, wala ka namang kinakain? Paano tayo mabubuhay? Baka maulit sa atin yung karanasan ng Samarians, sa Samaria, nung ating pinag-aralan nung nakaraang mga araw ng Sabat, na kahit yung sarili nilang anak, kinakain na nila sapagkat wala na silang makain. It is possible to happen in our present generation kapag itong coronavirus ay mangyayari. Kaya ngayon, maraming nakawan. Maraming mga nagnanakaw ng bigas, nagnanakaw ng mga goods para makasurvive yung mga kapatid nating mahihirap. Ano yung ating mga trouble? Ano yung ating mga dismayadong karanasan? Ano yung ating mga problema sa buhay?
Mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, we need the touch of Jesus Christ. Noong hinipo ang mga apostol ng Panginoon, ang sabi niya, halikayo, hintinapik sa balikat, at ang sabi, huwag kayong mga takot. Mga kapatid, at this point of time, we need the powerful touch of our Lord Jesus Christ. We need to be healed from all our infirmities and diseases. We need to be healed from all our troubles and dismay. Ang tanong, aling bahagi ng ating buhay ang kinakailangan nating ipahipo sa makapangyarihang kamay ng ating Panginoong Hesukristo? Mga kapatid at mga kaibigan, let us all feel the intimate and powerful touch of our Lord Jesus Christ. Because in His touch, there is healing. In His touch, there is strength. In His touch, there is power for us to transform from our lives. Tayo po'y mananalangin sa ating pagtatapos. Mahal naming Diyos, salamat po ng marami sapagkat inyo po kaming sinamahan. Inyo po kaming binigyan ng message of inspiration sa pamamagitan ng inyong mga salita. Maraming salamat sapagkat inyong sinugo ang aming tagapagligtas sa sanlibutang ito upang makita namin ang kanyang powerful na mga paghipo sa iba't ibang mga tao sa lipunan. Mga tao na tila baga walang pag-asa, kagaya ng mga lepers, kagaya po ng mga bulag, kagaya ng mga bingi, kagaya ng mga taong outcast ng lipunan, at ng iba't ibang mga sakit na meron pong pinagaling ang aming Panginoon sa pamamagitan ng kanyang powerful touch. O Diyos naming banal, in our time, in our present situation, we need your transforming touch. We need your powerful touch na magta-transform ng aming buhay from nothing to something, from nobody to somebody, from the life of trouble to the life of comfort. Panginoon, sa mga oras na ito, nagugulumihanan pa kami sa mga nangyayari sa aming kasalukuyang kalagayan. Natatakot kami kung ano mangyayari sa aming kinabukasan dahil sa itong pandemic na ito'y narito pa rin sa aming bayan. Subalit kami naniniwala at na-inspire ng inyong mga salita that your touch is a very powerful touch that would transform our situation, our hopeless and helpless situation sa isang bagay na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Tulungan kami, Panginoon, na lagi po naming makita, maranasan at maramdaman ang intimate relationship ni Jesus Christ sa aming mga buhay at lagi naming maramdaman ang kanyang mapagpapagaling at makapangyarihang paghipo sa aming mga buhay upang kung saan kami mahina, doon kami lalakas. Kung saan kami may kasalanan, doon kami magiging banal sapagkat nababago ang aming mga buhay sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ng aming tagapagligtas. Tulungan kami, O Diyos, na magtiwala na anuman ang mangyayari sa amin sa hinaharap, hindi namin alam kung ano magiging takbo ng aming ekonomiya, kung ano magiging takbo ng aming buhay at ang aming mga pangangailangan. Subalit ang sabi ninyo, kung kami po ay laging magtitiwala sa iyo, at lagi naming maramdaman ang inyong healing touch, ang inyong powerful touch sa aming mga buhay, kami po ay hindi ninyo pababayaan at maramdaman namin ang kasiguruhan na hindi ninyo kami pagkukulangin. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Samahan po kami sa aming 11 oras ng aming paglilingkod sa iyo, pagsamba sa iyo at pangingilin ng banal na araw ng Sabbath. Ito pong aming panalangin at pakiusap sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal po namin, suking taga-subaybay, sana po ay nabigyan po namin kayo ng inspiring message mula po sa banal na kasulatan. Sana po ay muli po ninyo kaming abangan mamaya pong hapon sa ganap na ikalawa ng hapon, Philippine time, para po sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng mga kapitulo at bersikulo po ng Biblia. Sa pangalan po ng bubuo ng ating programang Kapitulo Bersikulo at ng Tinig sa Ilang Production na nasa likod ng ating mga kamera, ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla, nagsasabing ang pagpapala nawa ng Panginoon ay lagong dumaloy sa atin samantalang tayo'y tapat na naglilingkod sa Kanya. Ang taong tapat kailanman
ay hindi pinagkukulang ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Maasa kami na kayo may po inyong sasamahan mamayang alas dos sa panibago po nating episode ng programang Kapitulo Bersikulo. Happy Sabbath po sa inyo. And God bless you all po.